sa apat pong dahilan kung bakit po ang tao po ay nagnanakaw. Una po ang pagiging mahirap. Kapag ang isang tao talaga mahirap ay napipilitan po siya magnakaw. Meron po nabanggit po sa Biblia na isang lalaki po na nalangin siya na wag naman po siyang makadanas ng hirap kasi baka po siya ay magnakaw. Isa po ito sa dahilan kung bakit po ang isang tao ay nagnanakaw. Pangalawa pong dahilan kung bakit po ang isang tao ay nakakapagnakaw, ito po ay dahil po sa kasakiman or greediness. Kaya po huwag po tayo magtaka kung bakit mayaman na po ito ay nakakapagnakaw pa rin. Dahil po ito sa kasakiman na dapat po natin talagang malabanan. Ang taong sakim kasi o gahaman ay talaga pong magnanakaw at magnanakaw po yan. At ito po ay napakadelikado. Ang pangatlo ay meron po tayo sa katawan natin na kapangyarihan po na kayang makagawa ng kasalanan. Si Apostol Pablo po bilang isang matalino at relayoso na naging alagad nga ni Kristo, nabanggit niya po na kung siya po ay gumagawa ng mabuti, ngunit hindi niya po ito magawa dahil po sa kaloob-looban niya ay may gusto pong kumontra doon sa gusto niyang gawin ng mabuti at natuklasan niya po na mayroon po tayong likas na katangian na magkasala. Ito po yung tinatawag na sinful nature or yung Adamic nature po na tayo po ay nagkakasal dahil nahawa po tayo ni Adan at saka ni Eva. Kaya po, ito pong kakayanan pong ito na makagawa ng kasalanan ay talaga pong nakakatakot. Kaya nga po sinabi ni Apostol Pablo na lahat po tayo ay dapat na dumaan po sa pagbabago, manampalataya kay Jesus para po makakayanan po ang pagkakaroon ng patuloy na pagkakasala kung nasa atin po si Jesus Kristo. Ang pang-apat po, ito po ay kung ang isang tao ay wala pong banal na espiritu na nanahanan sa kanyang katawan o ang Diyos na ito po, ang banal na espiritu, ang pagkakasala po ay tuloy-tuloy po yan. At talaga pong mas lalo pong magiging masama ang tao dahil po walang nagpipigil po sa kanya na wala rin nagpapaalala. Kaya po ang dapat gawin ng isang tao kung siya po ay nakakapagnakaw, unang-una po dapat magtrabaho. Isa kasing dahilan kung bakit nga nagnanakaw ang tao dahil wala siya, kulang. Kaya kung ang tao may trabaho, may iwasan po ang pagnanakaw. Kaya isa po itong tungkulin po ng pamahalaan na bigyan ng mga trabaho ang mga. Pangalawa po, dapat po ang isang tao para hindi po siya makapagnakaw, lalong-lalo na po yung mga sakim, dapat po siya ay matutong makontento. Dahil ang hindi pagiging kontento po, ito po ay yung paghangad kahit hindi para sa iyo, gagawin mo dahil hindi po nakukontento. Kaya isa pong maganda na tayo po ay matutong makontento at kilalanin din po natin yung karapatan ng iba para po hindi tayo makasakit ng damdamin at hindi tayo po magkasala ng pagnanakaw. Alam naman po natin na kung ano yung ninakaw po natin ay kailangan po yan ng iba. Kaya nga po ay isa talagang panawagan po maging sa atin pamahalaan na tayo po ay iwasan ang pagnanakaw dahil hindi po maganda at maging sa loob ng iglesia dahil ayaw ng Diyos na ang ganitong pag-uugali. Anyway, hindi pa naman po liang lahat. Nandyan pa naman ang Diyos para po tayo patawarin at antayin na magbago. So, yun po. Kailangan pong makontento po tayo sa kung anuman meron tayo. So, pangatlo po, dapat po ay tayo ay makontrol ng banal na espiritu. Dahil kung wala pong banal na espiritu, mas mananaig po yung atin pong makalaman na pagnanasa kagaya po ng pagnanakaw. Dahil isa po yan na sakit na kailangan pong sugpuin at ang makakapagsugpo lamang nito ang Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kabag-gabag po siya dahil nakakagawa ng kasalanan. Kaya kung nasa kanya ang Holy Spirit, kaya po kung nasa kanya po ang banal na espiritu, makakayanan po na maiwasan ang pagkakasala. Kaya po, pangarapin po natin na panahanan po tayo ng banal na espiritu sa ating buhay. So yun lamang pong mga solusyon na yan na nakatulong po sa atin.